Hello po sa inyong lahat mga kamatsas, itutuloy na natin ngayon ang $1,000 match for Blitz Games sa bakbakan nila Levi Roseman or si Gotham Chess kontra sa misteryosong tao na si Rey Enigma ng Spain. Game number 2 na ito, yung game number 1, nanalo si Gotham Chess. Sa mga di pa po nakakapanood, makikita nyo ang link sa end part ng ating video. Pero tingnan na kagad natin itong game number 2. Nag d4 si Gotham Chess, nag g6 si Enigma, c4, bishop g7, knight c3, d6, approaching King's Indian, knight f3, nag bishop g4. Ayan, paborito ito ni Arthur Yusupov noong araw mga kamatsas. Pero ang normal line dito, syempre yung knight f6, then e4, papasok sa King's Indian, classical variation. Pero balik tayo, ang ginawa, nag bishop g4 si Enigma, nag e3 lang si Gotham Chess. Kasi kung mag-e4 dito, ang purpose kasi ng bishop, syempre unang-una, nakapin, yung d4 maa-atake. Pwedeng mag-knight c6, ayan, may atake kagad sa d4, may pressure kagad na hinahabol para lagyan ng solusyon, tapos mag-e5, na kapag nag-d5, may knight d4, nakapin kasi ang knight. Yan ang paparating na sunod-sunod na combo ng pressure niyan. Pero dito, balik tayo, ang ginawa ni Gotham Chess, nag-e3 muna para masigurado niyang yung d4 ay kontrolado pa rin. Knight d7 ang ginawa, bishop e2, nag-c6 para solid lang ang control sa sentro, nag-castle na, at nag-knight gf6, preparing to castle na rin, at nag-b3 para i-develop naman ang bishop sa b2, castle, bishop b2, rook e8, at nag-h3. Ayan, paalis na kagad sa bishop. Kinapture, capture, at nag e5, ayan, para meron kagad tension sa sentro, meron ding idea na mag e4 ang black dyan. Nag bishop a3, inatake ni Gotham Chess ang weak d6 pawn. Ayan, pero yan ay novelty, bagong luto, bagong gisa ni Gotham Chess. Dahil sa mga nagdaang theoretical line, nag g3, may gumawa na rin ng queen c2, may gumawa ng d takes e5, at may gumawa ng simpleng close lang sa sentro. Pero iba ang ginawa dito ni Gotham Chess. Nag bishop a3, atake sa d6, nag e4, ayun na, kinulose na, atake sa bishop, umatras, at nag knight f8 para depensahan naman ang d6. Ayan, nagbibiruan pa nga ang dalawa habang naglalaro. Kapag nag d5 daw, may c5. Kapag nag c5 daw, may d5. Nag rook c1 muna dito si Gotham, at dito nag h5 para itong knight iikot dyan, knight g5, at maka-counterplay sa kingside. Samantalang ang puti naman ay talagang gumagawa dito ng pressure naman sa queenside. Nag b6 lang, ayan, para kompleto ang gagawin ng black. Pag nag b5, may c5, pero ang ginawa dito ni Gotham ay nag c5, ayun, pasabog sa queenside. Kinapture, d-pawn ang pinang-capture, nag d5 para manatiling solid ang sentro. Nag bishop a6, good move para may threat na bishop b7, ido-double attack, pababagsakin ang c6 pawn. Nag queen c7 para walang bishop b7. Nag b5, ayan, good move na naman, magandang pam-pressure na unahan ni Gotham Chess sa queenside si Enigma, at nag rook e d8 para pag kinapture capture walang bishop b5 na matutuhog ang queen papunta sa tore at suporta na rin sa sentro ng d5. At dito kumapture, capture, another good move by Gotham, nag queen a4, hamon ng queen to queen, at nag queen e6, umiwas. Kasi kung ka-capturing yan, knight takes a4, may malakas sa passpawn dito, si Gotham Chess, magdidire-diretso yan mga kamatsas. Kaya dapat talagang tignan natin kung papabor sa atin ng exchange o hindi. Kaya umiwas dito, queen e6, at nag-bishop b7, inatake ang tore, napakalakas na tira, tapos may c6 pang paparating, at dito na-realize ni Enigma na mukhang mabilis ang atake ng puti. Mas inintindi na lang niyang maka-counter dito sa kingside. Knight 8, h7, binigay na niya ang tore, at nag-c6. Nagmamadali talaga si Gotham na maramdaman talaga ang gagawin niya sa queenside. Knight g5, nagmamadali din dito si Rey Enigma. Threatening knight takes h3, magsasacrifice na para makagulo-gulo. c7, hindi inintindi, tinuluyan na talaga. Yun nga lang, medyo ininda ni Gotham, nag king h1 siya.
Ininda niya na dapat ang best move dito ay simpleng tatagpasin lang ang knight na yan at huwag masindak na kapag nag queen takes h3 may sapat na pangdepensa bishop d6 para protected naman, o di ba? May paparating na ganyan eh. Halimbawa kung ang gawin ay knight g4, may queen d7, o hindi pa rin makaka bishop e5, kakapturin lang, nakapin ang queen. Walang magawa ang queen at knight. Protected ang G3, ang H2. So, walang dapat ipangamba ang White King dito sa madaling sabi. Ngayon, kung ang gawin naman dito ay Queen G4 check, magbibishop G3 lang harang, na kapag nag H4, magku-Queen D1. Hindi bali nang makuha ang bishop, mayroon pa rin namang napakalakas na paparating na queening pawn. So, halimbawa, kung mag-Queen G5 iwas, mag-Rook B1. Ayun na, Rook B8 check, na kapag talagang todo ang sabayan, Rook B8 check, na kapag nag King H7, mag-e-F4 lang hanggang sa maputol lang maputol ang pang-complicate dito ng black. At halimbawa, mag-Queen H4, threatening matcha sa H2, simpleng Queen E2, wala nang gulo, malinis na, nakabitin ang tore sa A8, talo na talaga mga kamatchas. Okay? Kaya balik tayo dito after Knight takes H3 ni Enigma, nag-King H1 lang si Gatam, sinundan na naman ng isa pang magulong tirada, Knight to G4. Kumbaga wala na sa isip ni Ray Enigma, sige, capturein mo nang lahat 'yan. Basta importante maka-counter siya. Dito nag-Knight D1, ininda ng ininda ni Gatam Chess ang atake panggugulo ni Ray Enigma. Sinuportahan niya ang pawn sa F2 na dapat dito ang excellent move na na-miss ay Knight takes D5. Yan na talaga ang pinakamalakas dyan. Threatening C8 na capture, capture, queen takes, may knight E7 check, madodouble, makukuha ang queen. Yan na ang mabilis na dito kapag nag-knight G takes F2 check, capture, capture, king G1 lang, na kapag nag-queen takes D5, may C8 queen na, capture, capture, king H7 tago, at queen C4. Syempre, kahit winning na, dapat lagi tayong matalas, hindi pwedeng capturein ang knight, may check, then makukuha ang rook sa C8. Kaya kailangan maingat pa rin, queen C4, at dito kitang-kita sa evaluation bar, na clear advantage pa rin ng white. Okay, balik tayo mga kamatchas. Pag knight G4 ni Enigma, nag-knight D1 si Gatam at dito nag-queen E5. Natumbukan naman ni Ray Enigma ang malakas na sunod-sunod na bayo ng atake. May threatening queen H2 matchas. Nag-C8 na, capture, capture, king H7, nag-G3 para takpan. At dito another good move by Ray Enigma. May threatening queen F3, one move mate ang white at nakabitin pa ang rook sa C8. Ang ginawa dito nag-F4 at dito tuluyan ng bumaliktad ang evaluation bar. Blend ratios ang F4. Dapat daw ang tira F3 lang. May threat pa sa knight. Na dito, sa malalim na tirada ng computer para manatiling equal, knight G5. Pero tingin ko hindi naman makikita ka agad-agad ito ni Ray Enigma dahil dying seconds sa sila dito pareho. Okay? So F3 dito, baka ang gawin dito ni Enigma ay mag E takes F3, may queen C2. Suportado na ang tore, may queen to queen pa. Yung F3 na gamit pa ng sariling pawn ng black, kaya walang queen F3 na mamamatchas ang white king. So dito, winning talaga ang puti. Pero na-miss yan, no? After queen F5 ni Enigma, nag F4 si Gatam, na-capture ng tore. Ayan, at bumaliktad pa ang sitwasyon ngayon. Nag queen B3, threat ang pawn sa D5 at nag-queen F5 binalikan para depensahan. Queen C2, knight F6, queen G2, nag-G5. Kinapture lang, good move by Gatam. Winning pa rin, pero ang problema dito, sabi nga ni Enigma, it's all about time. It's all about time na lang daw, sabi ni Ray Enigma. Dahil lamang sa oras si Enigma at mabilis tumira, yun ang malakas kay Enigma eh. Nag-bishop C5, knight G5, bishop D4, knight F3, knight F2, at dito, yan po ang nangyari.
pag Queen H3, Queen G4, huling tira ni Rey Enigma na flag down si Gatam Chess sa napaka-winning na position. Talagang ano, magaling manggulo si Rey Enigma pagdating talaga sa blitz. Alam niya yung mga pang-complicate na tirada, yung kakain talaga ng oras ang kalaban niya, na ubusan ng oras si Gatam Chess dito sa game number 2. Pero sa position, winning naman siya. Abangan nyo naman ang game number 3 na i-analyze natin. So, ang score nila ay 1-1. Okay, maraming salamat muli mga kamatsyas. Sana po natuto kayo at muli naglalambing. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.